May bago na namang motor ang Yamaha ngayon. Line-up na naman ng Mio. Ito na nga siya. Yamaha Mio Fascio 125cc. Sobrang sikat sa atin ng Mio, lahat na halos Mio, pati yung Aerox Mio, NMAX na lang yata yung automatic na hindi pa pinapangalan ng Mio. Nagtataka ako, bakit Mio to? Iniisip siguro ng mga tao, baka mamaya panibagong Mio na naman niya, na iba lang yung itsura, pero same naman ng specs ng mga iba pang Mio, kagaya ng Mio Gear, Mio Gravis, Mio Soul, Mio I, meron pa tayong Mio Sporty. Pero hindi, dyan ako nagkamali. May mga kakaibang features to na wala dun sa ibang Mio. Silipin natin ngayong araw, tara! Pagdating sa makina, meron tayong 125cc air-cooled single cylinder with 2 valves. Parang walang kakaiba, pero meron. Dito makikita natin, Blue Core Hybrid. Anong ibig sabihin nun? Actually, di ko pa rin ganun kasigurado kung ano talaga ibig sabihin yan. Pero sa pagkakaalam ko, pag hybrid, dapat mas matipid yan sa gasolina. Kasi nga, may katulong na yung baterya sa pagbigay ng torque output. Pero baka ang ibig sabihin yan ay makikita natin sa maximum torque at maximum power. Pagdating sa maximum power, meron tayong 6.2 kilowatts at 6,500 RPM. Habang meron naman siyang maximum torque na 9.9 Nm at 5,000 RPM. So anong kakaiba? Parehas lang din naman sa mga 125cc yung maximum torque at maximum power. Ito yung kakaiba. Meron siyang tinatawag na power assist function na kung saan within 3 seconds kapag naka-engage ka sa throttle, kakaroon ng boost sa torque at nagre-resulta ito sa mas smoother na acceleration. Magkakaroon ka ngayon ng peak torque na 10.6 Nm at 5,000 RPM. Diba, astig? Wow. Pagdating naman sa mga modern features, meron siyang Yamaha Motorcycle Connect, keyless entry, fully digital na panel gauge, at LED na lahat ng ilaw niya. Ito pang malupit, ang compression ratio niya is 11:1. Alam nyo ba na yung Aerox 155, 11:6:1 ang compression ratio? Isipin mo 125cc, tas 11:1 yung compression ratio. Panalo, di ba? Ground clearance naman niya ni Descense ay on the regular side, 135 millimeters. Pagdating naman sa gulong, guys, Dunlop ang stock tires nito. Alam nyo na, hindi basta-basta tong motor na to. Ang size ng gulong, 110x70x12x47L. Parehas ang gulong sa unahan at sa likod. And of course, tubeless tires na rin. Pagdating sa preno, meron tayo ditong single hydraulic disc, single pot caliper, habang ang suspension naman niya ay telescopic fork. Pagdating naman sa quality ng fairings, as usual, Yamaha, very durable. Kita nyo, nagbe-bend siya ng konti. Ibig sabihin, pag nabangga ka, hindi siya basta-basta mag-shatter into pieces or mababasag. All goods. Pagdating naman sa likuran bahagi, meron tayo ditong unit swing or single shocks, drum brakes naman ang kanyang brake system, at parehas din ng size sa unahan, which is 110x70x12 Dunlop tires and steel tubeless. Kung makikita nyo, kagaya ng ibang mga bagong labas ngayon ng motor, wala na rin siyang kickstart. Itong unit na nire-review natin ngayon ay hindi pa ito yung keyless version niya, so mas mura to. Para buksan, pihit lang natin to sa kaliwa, bubukas na yung kanyang seat. Napakalaki din ang kanyang seat storage. Meron tayo ditong 17.8 liters na seat storage. Mas malaki na compared sa ibang 125cc na kanyang mga kapatid. So marami ka na mailalagay. Testing natin. Pero feeling ko hindi kasha kahit half face dito. Testing natin kung kakasha itong half face na dala ko. Meron ako ditong ID helmet na Venom. By the way, available to sa Nedi Shop. Search nyo lang sa Shopee. Ayan. Nag-promote pa. Okay, testing natin kung kakasha. Hindi kasha, Netizens. So, hindi kasha ang kanyang half-face helmet. So, kuha ko sa inyo. Kung hindi nyo mabibit-bit yung mga helmet nyo sa mall, yan, sabit nyo na lang dyan kasi meron naman siyang helmet hooks. Yan, tas pasok ka na sa mall, sarado mo na to. Ito mga isa sa malupit, Netizens. Compared sa ibang mga 125cc na kapatid niya na meron lang fuel tank capacity na 4.2 liters, itong isang to ay merong 5.1 liters na fuel tank capacity. Sobrang solid, di ba? Uy, kakaiba na rin yung kanyang stopper. Ayan, kung makikita nyo. Panis. So, malayo na yung mararating mo bago ka magpagas ulit. Kasi sa mga Mio, medyo yun ang problema natin. Medyo pagas ka ng pagas. Kasi maliliit yung mga fuel tank capacity niya. Itong isang to, decent na yung kanyang fuel tank capacity. Masasabi kong sapat na para sa kanyang estimated na fuel consumption na naglalaro sa around 55 kilometers per liter. It still may vary depende sa inyong road condition at throttle hobby. Of course, sa mga real life situations. Pero expected ko, pwedeng mas matipid pa.
Napakagaan din ang motor na to, netizens. Magugustuhan to ng mga lady riders kasi 95 kilograms lang, pati ang kanyang seat height, 750 millimeters lang. So kahit mga 5 flat, kayang-kayang imaneho ang isang to nang walang kahirap-hirap. Yan, my height is around 5'3", pero kita nyo naman, di ba, abot na abot ko pa rin ang motor na to. So friendly siya for Asian height na kagaya ko. Ito yung isa sa mga nagustuhan ko sa kanya, netizens. Nakaiba yung kanyang panel gauge. Ayan, no? Pahaba. Para siyang ano, Cherry Mobile. Hindi, para siyang ano, para siyang kakaiba eh, napaka-futuristic. Meron tayong Yamaha emblem dito. Tapos, blue yung background, white yung fonts, odometer, tsaka fuel consumption. Meron din dyan. Tingnan nga natin kung may buttons ba dito para, ito lang yung button niya. So, pindutin natin. May trip meter, may orasan, wow. Meron ding voltmeter, perfect. Kasi kung nakita nyo kanina, wala na siyang kickstart. Yun, balik na sa odometer. So you have one button to worry about, ayan lang siya. Yun, pag nagbukas pala, meron pa ditong stop and start system, engine check, tsaka high beam and low beam. Pagdating naman sa buttons, meron tayo ditong high beam, low beam, turn signals. So nalabas dito yung turn signals niya, isa lang. So walang indication kung left or right yung nakabukas. Basta isa lang yung indication ng turn signals. But not a big deal. Pero kung big deal sa inyo, just comment down below. Pero kita nyo naman yung premium quality ng mga buttons nyo. Sobrang astig, di ba? Premium na premium. Tapos ito naman yung busina niya. 1, 2, 3. Yun. Sa kabila, meron tayong stop and start system. Basically, alam nyo na yung ibig sabihin yan. Within 3 to 5 seconds na nakahinto ka, mamatay yung makina. Twist mo lang ulit yung throttle and then aandar na siya. Hindi mo na kailangan susian. Tapos, may hazard button din. Pwede mong i-off, pwede mong i-turn on. Yan. Yan. And then, push start or electric start. Ganda ng quality, no? Tapos, dito may kita mo, meron na nga siyang Yamaha Motorcycle Connect kung saan pwede mo i-connecta ito sa iyong cellphone para ma-monitor mo kung dapat ka na bang magpa-maintenance at the same time kung saan yung last parking spot mo. Meron din tayo ditong susian na basic lang. Ito yung hindi pa keyless na version. So may susi pa siya. So may magnet combination tayo dito. Suksok mo dyan, pwede mong isarang ganyan. Para hindi na masundot-sundot na magtatangka magnakaw o yung mga na pagtitripan ng mga bata. So ayan, meron din tayo ditong anti-theft, no? Na harang. Nakakatuwa din kasi meron siya ditong bulsa. Very modern na rin talaga yung itsura niya, di ba? Ayan, parang kasya dito isang tumbler eh. Or isang, tingnan natin. Hindi ko sure kung anong kasya, pero ito. Kasya isang baso maliit. Limang piso na is ano, na taho or scramble. Tapos, ito pa yung nakakatuwa sa kanya. Tignan nyo yung mga designated hooks nyo. Meron na siyang security. Kapag hinook mo dyan, hindi na siya yung kagaya nun sa mga Miu Soul na nakaganyan lang, nakasabit lang talaga. Ito, may lock na siya, no? Na bakal. So, nagpapa-add pa yun ng classic sa itsura niya. Plus, meron tayo dito, bulsa. Para buksan, taas mo lang to. Yun, bukas na. Meron siyang charging port, 12 volts power outlet dito sa loob. Ayun, no? Angas, di ba? Ang ganda. Medyo maliit lang tong bulsa na to. Tingnan natin kung kakasya yung cellphone. Di kasya, guys. Di kasya yung iPhone 13 Pro Max 1TB fully paid natin. De joke lang. So, yun, hindi kasya yung iPhone. Tapos, bukod dun sa loob, na hooks dun, meron pang hook dito. So, pwede ka magsabit dito ng yellow, pwede ka pa magsabit dito ng iba mong pang pinamili. So, yan, dalawa yung pwede mong pamilian na hooks. Maganda to kasi dito yung classic eh. Alam naman natin yung sporty, di ba? Dito yung classic na sabitan niya talaga. Pagdating sa loob, yung accent niya is kulay black. Maganda yung pagka-black niya eh, oh. Tapos, dito naman ay white. Ivory white nga pala ang kulay ng isang to, netizens. All goods, di ba? Pagdating naman dyan, kikita nyo, meron tayo ditong sticker lang ng Fazio. Tapos dito rin, meron lang touch ng green. Tapos, nakasulat lang din, Fazio. Yan. Very premium quality. Tapos may white din dito na decals. And then, may accent lang dito na kulay black, na matte. Tapos may sticker din ng Fazio. Ang ganda ng kanyang fairings, netizens. Ang ganda ng paint job. Masasabi mo talaga ang premium quality. Pagdating naman sa upuan, netizens, meron tayong two-toned. Dito sa isa is medyo makines, na pagka-matte. Ito naman isa is medyo mayroong texture. Tapos, meron din siyang stitches na nagpapa-premium ng quality. Ayan, so two-toned at makikita mo na talaga, sobrang premium na yung quality ng isang to. Pagdating naman sa grab bar para sa pillion ride, meron din tayo dito parang matte, pero ang ganda rin ng kanyang paint job, oh. Diba? Sobra solid. So very sturdy naman yung feeling niya, so very reliable to pagdating sa mga angkas. Pagdating sa mga ilaw, kita nyo LED na, ang ganda rin ng design niya, bilog lang siya dyan. Tapos ito yung pinaka-main niya, tapos may park din siya. Inverted projector lamp na siya or split
LED na kung tawagin. Kumbaga, wala ka na makikitang bumbilya pero napakalakas pa rin ng bato. So, naiiwasan niyang masilaw yung mga kasalubong natin sa kalsada. Very modern na rin pala tong isang to, no? Astig. Parang first time ko makakita ng ganitong LED na headlight sa mga Yamaha units. Ang galing, di ba? Modern na modern na. Pagdating naman sa turn signals, ayan, pag pinatay ko siya, papatayin ko ha, may pagka fog effect siya dito, you know, ang lakas maka-premium ng datingan niya. Tapos hindi lang siya basta glass na plain, may pattern din siya na oval, you know. So pag binuksan niyo siya, bald type pa yung turn signals niya, pero ang ganda pa rin ng dating, di ba? Tapos sa unahan naman, yung gitna niya is kulay black, tapos may Fazio lang din dito na logo, and then may Yamaha logo dito. Tapos yung gilid niya is ivory white na rin. May pagka-glittery effect din yung pagka-white niya. Yan, perfect. Ay sa likod. Pagdating naman sa likurang bahagi, NediSense, ganun din. Same sa unahan yung turn signals, may fog effect din dito pero mas maliit. Tapos yung pinaka-tail light na kulay red ay may fog effect din siya. Tapos may pagka-oval din. Napakaganda. Premium quality looks. Tapos may reflector lang dito, added visibility sa gabi. At saka yung ilaw niya sa plaka, damay na. Damay na dito sa full assembly ng tail light niya. So wala ka nang iisipin ng mga nakahiwalay na tail light na baka mabali. So ito, isang to, naka full assembly na. Sturdy feels talaga. Parang mabait lang siya tignan pero kayang-kaya din siya sa mga mahahabang biyahe. Tapos meron din ditong Yamaha nakasulat sa pagka-black dito sa part na to. Ayan. So kung makikita ninyo, NediSense, malapit lang yung kanyang gulong sa kanyang tapalodo. So nagpapanito sa motor para hindi madumi o tumalsik kung saan saan yung ating mga putik, ganyan. Tapos, ito naman yung kanyang tambucho. Kakaiba din yung kanyang heat guard. Parang bilog lang siya, oval lang. Pero yung kanyang tambucho sa loob is regular lang. Parang mga Mio pa rin talaga. And then, ito naman yung kanyang air cooling fan. Yan. Diyan sa mga nagtatanong kung nasaan ang baterya nito, ito na siya. Sasagutin na natin. Dito siya nakalagay sa may footboard. Pakita ko sa inyo, ito. Yan eh. So dito ito nakapwesto ang baterya para sa mga magtatanong natin yung distance natin yun. Kita nyo, hindi pa rin ito basta-basta mababasa kasi meron siyang takip. Pakita mo tol. Ayan. Di ba? Yung mga takot sa baha dyan, don't worry. Ayan, goods pa rin yan. May takip yan eh. Kung meron man ako mahihiling pa sa motor na to, siguro is sana naiba na lang yung kanyang side mirrors. Kasi mas maganda or mas bagay dito sa classic looks niya kung yung bilog yung side mirrors niya. Kasi kung makikita nyo, yung side mirrors niya parang kaparehas pa nung sa MIUI at saka sa MIU Sporty na dati pa. So, yun lang yung wish ko for improvement para sa motor na to. Pero, so far, okay naman siya, it is useful, so goods naman siya. Ang presyo ng unit na to, NediSense, 85,900 pesos. Pero kung gusto mo naman yung keyless version, nakahalaga naman yon ng 88,900 pesos. So meron silang 3,000 pesos na difference. Available to dito sa Yamaha Motor Trade, Latero, Binyan, Laguna. Kaya kung gusto nyo siyang i-check or makita, visit lang kayo dito sa store na to. Anong masasabi niyo sa motor na to, NediSense? Nagustuhan niyo ba? For me, kakaiba siya sa Mio lineups. Napakaganda ng retro looks niya. Bagay na bagay para sa mga mahihilig sa mga classic looking motorcycles or scooters. Kaya para sa akin, nagpapasalamat ako sa Yamaha kasi binigyan niya tayo ng panibagong flavor or pagpipilian para sa scooter category. Pwede din siya pang everyday drive, pwede din siya pang long ride, at ang pinakamahalaga, napakaganda ng kanyang power output and fuel consumption. Very compact yung motor. Napakasarap dalhin. So, abangan ninyo kapag naroon tayo ng chance na matest drive to. I'm sure i-vlog ko rin to para masubukan natin kung kamusta naman siya sa mga paahon na kalsada, sa mga pababa na kalsada, at sa cornering and banking. Kung nagustuhan mo tong video na to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Ano pang ibang motor ang gusto nyo mapanood next vlog? Comment your thoughts below. Again, this is Ney Adriano. Always keep it cool and ride safe always.